Tuwang-tuwa si Rosanna habang pinupulot niya ang kanyang mga damit na nagkalat sa labas ng bahay ng kanyang tiyahing si Loretta. Paano ba naman kasi? Pinapalayas na siya nito at ganoon na lamang ang galit. Nang maabutan siya nito at ng asawa nito na ginagawa ang bagay na iyon sa likod ng bahay ng mga ito, hindi rin naman ito masisisi si Rosanna sapagkat may taglay na kakaibang karisma ang asawa nito na nagsisilbi ng tiyuhin ni Rosanna. Nasabihan pa nga siya ng tiyahin na wala siyang utang na loob na pagkatapos siya nitong kupkupin, nagawa niya pa itong agawan ng asawa. Hindi naman masasabi na talagang naagaw niya ang asawa nito. Palagi kasing nasa palengke ang kanyang tiyahin at nagtitinda ng mga gulay. Kaya naman madalas ay iwanan silang dalawa ng asawa nito sa bahay. Ang dalawa kasing anak ng mag-asawa ay nag-aaral sa Maynila at isang beses lang sa isang buwan kung umuwi ang mga ito. 18 anyos na si Rosanna at talaga namang walang nakakatanggi sa kanyang taglay na ganda. Bukod kasi sa napakaputi niyang balat ay ubod din iyon ng kinis. Maganda rin ang hugis ng kanyang muka na binagayan pa ng kanyang mahaba at alon-along buhok. 15 anyos pa lang si Rosanna nang maulila siya sa kanyang mga magulang. Kapatid ng kanyang ama ang tiyang si Loretta, kaya naman laking pasasalamat nga niya nang kinupkup siya nito. Wala rin naman kasi siyang mga kapatid, kaya naman mag-isa na lang siyang mamuhay at nanirahan nga sa bahay ng kanyang tiyahin. Kung si Rosanna ang mag-iisip, madalas niyang isipin na napakadamot ng kanyang tiyahin. Nais lamang niya kasing makisalo sa sayang pinagsasaluhan nito at ng asawa nito na mas bata rito ng 5 taon. Mas lalo pang nainis si Loretta nang makita siya nitong tila hindi man lang apektado sa pagpapalayas nito sa kanya. Mas mabuti na nga rin siguro ang umalis siya ron sapagkat nagsasawa na siya sa buhay ron. Isa-isa niyang isinilid sa bagang kanyang mga gamit at wala man lang kalungkutang nilisa ng lugar. Malayo na siya sa bahay, naririnig pa niya ang sigaw ng kanyang tiyahin. Samantalang wala naman siyang alam sa kung ano ang ginawa ng asawa nito upang pakalmahin ito. Hindi alam ni Rosanna kung saan siya pupunta, ngunit hindi niya iyon inalintana pa. Sa taglay niyang ganda, tiyak na maraming gugustuhin na makasama siya sa iisang bubong. Sumakay si Rosanna sa tricycle at nagpahatid sa bayan. Balak niyang maghanap ng trabaho roon at kahit na anong trabaho ipapatusin niya. Mas maganda sa bayan at maingay. Marami pa siyang makakasalamuhang mga lalaki na maaari niyang pagkalibangan. Kakaiba sa lahat ang takbo ng isip ni Rosanna. Maaring hindi normal, ngunit doon siya naliligayahan. Bandang 3:00 ng hapon, hindi pa rin nakakahanap ng trabahong mapapasukan si Rosanna. Naroon tuloy siya sa palengke, daladala ang kanyang bag, nang mapansin niya ang isang ginang na nagliligpit na ng pwesto nito at tapos na ang oras ng pagtitinda. Nagdalawang isip si Rosanna kung lalapit ba siya sa ginang o hindi. Ngunit sa huli, nagawa niyang lumapit dito. Napansin naman kaagad nito ang kanyang inosenteng muka, ngunit hindi nito alam na mapalin lang. Kaagad siya nitong tinanong kung ano ang kanyang kailangan at may bibilin raw ba siya. Malungkot na umiling si Rosanna. Maaring hindi na siya bata, ngunit magaling siyang magpaawa. Hanggang sa natagpuan niya ang sarili na nagkukwento sa ginang. Siyempre, kailangan niyang galingan ng pagkukwento at nagpaawa siya ng husto. Sinabi niya sa ginang na pinalayas siya ng kanyang tiyahin dahil lamang sa kinain niya ang natirang ulam sa bahay ng mga ito. Ganoon na lamang ang awa ng ginang sa kanya, sapagkat bukod doon, kinuwento pa niyang ginagawa siyang alila ng kanyang sariling tiyahin. Hindi naman siguro na gawang maatim ng konsensya nito na iwanan siyang mag-isa doon sa palengke. Kaya naman inalok siya nito na doon na muna magpalipas ng gabi sa bahay nito. Laking tuwa ni Rosanna sapagkat mukhang may mabibiktima na naman siya. Yun nga lang, hindi niya alam kung may asawa ang ginang. Dinala nga siya nito sa bahay nito na simple lamang at gawa sa yero ang bubong. Gawa naman sa plywood ang dingding. Doon ay naabutan nila ang isang babae na kaidaran lamang niya at may karaga-karagang sanggol. Napag-alaman na ni Rosanna na anak pala ni Aling Nabel ang babae at apo naman ito ang sanggol.
Ipinaliwanag naman ni Aling Nabel sa anak ang kanyang kalagayan, ngunit napansin kaagad niya na hindi siya gusto ng babae. Sumapit ang gabi at nalaman din ni Rosana na patay na pala ang asawa ni Aling Nabel. Ganun pa man, nabuhayan siya nang dumating ang asawa ng anak ni Aling Nabel. Hindi rin magkakalayo ang kanilang edad at may itsura pa ang lalaki. Kaagad nitong dinaluhan ng anak at hindi kaagad siya napansin. Unang kita niya pa lamang rito, kaagad na niya itong nagustuhan. Kaya naman hindi siya papayag na umalis ng bahay na yun na walang napapala. Ang gabi ngang yun, ang unang gabi ni Rosana sa bahay ni Aling Nabel. Naroon siya sa kabilang bakanting silid na natatabingan lamang ng kurtina. Naririnig pa niya ang iyak ng apo ni Aling Nabel, kaya alam niyang gising pa ang mag-asawa. Hindi makatulog si Rosana. Naisip niya ang gwapong mukha ng kanyang target. Siguradong masisiyahan siya ng gusto kapag nagawa niya itong akitin. Siguradong hinahanap-hanap na rin ito ang bagay na yun, lalo pa at mukha ng losyang ang asawa nito dala ng panganganak. Habang siya'y naroon at ubod ng ganda, natutuwa siyang nakikita na nababaliw ang lalaking kasama niya, at iyon ang satisfaction niya. Napapangiti na lamang si Rosana kapag naaalala niya kung paanong nabaliw sa kanya ang kanyang tiyahin. Nakarami rin sila nito, kaya siguro sapat na yun at dapat lang na nahuli na sila ng kanyang tiyahin. Nagsasawa rin naman kasi siya sa ganoon, kaya gusto niyang maiba naman. Hindi na malaya ni Rosana na lumipas na ang oras. Pabiling-biling pa rin siya sa higaan at hindi magawa ang matulog. Tumahimik ang kabilang silid at alam ni Rosana na tulog na ang lahat. Mabilis na lumipas pa ang kalahating oras nang maisipan ni Rosana na lumabas at uminom ng tubig. Masyado nang tahimik ang gabi, kaya alam niyang naglalakbay na ang diwa ng mga tao sa bahay na iyon sa pagtulog. Napadaan siya sa silid ng mag-asawa, kaya naman hindi niya napigilan ang kanyang sarili na sumilip sa nakatabing na kurtina. Wala kasing pinto ang mga silid sa bahay ni Aling Nabel, at tanging kurtina lamang ang nakatabing sa bawat pinto. Naka-on pa ang ilaw na hindi gaano kaliwanag sapagkat may sanggol nga ang mga ito. Nakakita ni Rosana na mahimbing na natutulog ang anak ni Aling Nabel habang nakabantay sa anak nitong mahimbing ring natutulog. Tumako ang kanyang mga mata sa tabi ng babae. Ngunit nagtaka siya na makitang wala rin ang lalaki. Mabilis siyang lumingon at nakita niya sa kanyang likuran ng lalaki. Bahagi ang kinabahan si Rosana sa ginawang pagtitig sa kanya ng lalaki. Napalunok siya at hindi alam ang sasabihing palusot. Napakagatlabi na lamang si Rosana hanggang sa umalis na ang lalaki sa kanyang harapan. Tumungo ito sa kusina at nakita niya roon ang isang tasang kape. Nagkakape pala ang lalaki sa 10 oras ng gabi. Siguro hindi rin ito makatulog, kaya pala wala ito sa tabi ng asawa nito. Hindi nila halos nagawa ang mag-usap sapagkat alam nilang maririnig sila ng mga tao sa bahay na yun, lalo na't walang mga pinto ang mga silid. Tamang nagkakatitigan na lamang sila at halos gustong matunaw ni Rosana sa kanyang kinatatayuan. Napakagwapo talaga ng lalaki, at naisip niyang napakaswerte naman ng anak ni Aling Nabel. Hindi alam ni Rosana kung bakit ganoon na lamang makatitig sa kanyang lalaki. Para bang manghang-mangha ito sa kung anumang dahilan. Naisip ni Rosana na yun na ang kanyang pagkakataon. Ngunit sa oras na yun, hindi niya alam kung ano ang kanyang susunod na gagawin. Tila ba natuod siya at pinangunahan niyang takot at hiya. Ngunit naalala niyang walang lugar para sa kanyang hiya. Siya si Rosana. Kaya naman humakbang siya palapit sa lalaki. Gustuhin man itong magtanong kung bakit siya lumapit dito, ngunit hindi nito ginawa at baka nga may makarinig sa magiging pag-uusap nila. Mas lalo pang nagulat ang lalaki nang hawakan niya ito sa balikat. Isang dangkal lamang ang layo ng katawan niya sa katawan nito, habang ito ay nakaupo sa harapan ng lamesa habang siya nakatayo sa tabi nito. Kagad niyang naramdaman ang init nang mahawakan niya ang balikat nito.
gustuhin man siya nitong pigilan, hindi maaari at kayang-kaya niya itong baliktarin. Magandang ngiti ang pinakita niya rito, lalo na at alam niyang mas lalo siyang gumaganda kapag siya ay nakangiti. At ilang saglit pa, agad niya nang binigyan ng halikang lalaki. Ingat na ingat siya na hindi makagawa ng anumang ingay at baka may magising sila. Kalaunan, nagawa na rin siyang halikan pabalik ng lalaki. Maya-maya hindi na rin nila napigilan ng mga sarili. At dahil sa pagkauhaw at pagkasabik, nagawa nilang pasayahin ang bawat isa. Unang gabi pa lamang niya, ngunit hindi niya inasahan na sa unang gabi niya sa bahay ni Aling Nabel, makukuha niya ang kanyang gusto. Tiyak niyang hindi lang iyon ang unang beses. Alam niyang marami pang susunod at maghahanap siya ng dahilan para manatili pa rin. Handang-handa na si Rosana sa mga magaganap. Hinila siya ng lalaki nang sa ganun ay magawa na nila ang bagay na kanilang magugustuhan. Gustong-gusto sanang mag-ingay ni Rosana, ngunit alam niyang hindi pwedeng gawin yun kung ayaw niya na may makakita sa kanila. Pinigil na lamang niya ang kanyang boses. Hindi nagtagal ay mas lalo pa silang nakaramdam ng init. Halos hindi niya na inalintana ang kaunting ingay na kanilang nalilikha sapagkat masyado na siyang nasasayahan. Ayaw na niyang matigil ang ginagawa nila. Sa tanang buhay ni Rosana, noon lamang siya nakaramdam ng labis-labis na kasayahan. Halos mabaliw na si Rosana at hindi na alam kung saan ibabaling ang mukha niya. Kailangan niyang tiisin ang huwag mag-ingay kung gusto niyang maulit pang muli ang nagaganap na yun. Kapwa sila hinihingal, ngunit kapwa rin nilang nais marating ang dulo. Ganun pa man, hindi inalintana ni Rosana ang pagpatak ng kanyang pawis. Mas nakatuon ang kanyang atensyon sa nagaganap na mga oras na yun. Hanggang sa ilang sandali nga lang, parehas nilang narating ang dulo. Talaga namang mga pawisan at hinihingal. Hindi na namalayan ni Rosana kung paano sila naghiwalay ng lalaki sa gabing yun. Natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na pagod at talagang inaantok ng sobra hanggang sa siya ay tuluyang makatulog. Nang magising kinabukasan ay sobrang aga pa. Naisipan ni Rosana na magkilos-kilos naman talaga namang nakakahiya na kay Aling Nabel. Lalo na at nais niyang magtagal pa sa bahay na yun. Pumunta siya sa labas at saka naghanap ng walis-tingting. Magwawali siya habang pasikat pa lamang ang araw. Napakasigla ng gising ni Rosana. Maya-maya pa nga, natapos na siya sa pagwawalis at nakita niyang sumikat na ang araw. Lumabas na ang babaeng anak ni Aling Nabel. Kalong-kalong ang sanggol nitong anak. Maya-maya pa'y lumabas na rin ang lalaki at nang makita siya, biglang umiwas ng tingin. Lihim na natawa si Rosana. Naupo sa may upo ang gawa sa kahoy ang babaeng may kalong na sanggol at balak yatang paarawan ng anak. Maganda sa sanggol ang sikat ng araw sa umaga. Tila hindi naman siya pinansin ng mga ito, kaya naman nagpa siya siyang puntahan sa loob ng bahay si Aling Nabel. Naabutan niya nga ito sa kusina at mukhang magluluto. Kagad niya itong binati at talaga namang ginamit ang kanyang napaka-inosenteng boses na animo'y hindi makabasag pinggan. Ang hindi alam ni Aling Nabel ay may nagawa na siyang kasalanan. Tinulungan niya sa pagluluto si Aling Nabel hanggang sa natapos sila sa pagkain. Sumama na rin siya rito sa palengke at tutulong na lamang siya sa pagtitinda nito ron nang sa ganun magkaroon naman siya ng silbi. Hindi naman niya narinig kay Aling Nabel na pinapaalis siya nito, kaya naman ikinatuwa niya yun. Natapos ang buong araw nila ni Aling Nabel sa palengke hanggang sa magpa siya na silang umuwi. Inutusan pa siya ni Aling Nabel na bumili ng isda na siyang uulamin nila sa hapunan. Naging masunurin si Rosana, kaya naman alam niyang natutuwa sa kanya si Aling Nabel. May katuwang ito sa mga gawain, ngunit ang hindi nito alam, ang kapalit ay ang aagawin niya sa Herson. Siguro nga
Talagang masama ang motibo ni Rosanna. Ngunit pagkatapos ng nangyari nung nakaraang gabi, ay napag-alaman na niyang talagang gusto nga niya si Herson, ang asawa ng anak ni Aling na Bella. Lumipas pa ang ilang araw na pananatili ni Rosanna sa pamamahay ni Aling na Bella. Unti-unti niya nang nakakasundo ang babaeng anak nito. Siguro ay dahil palagi niyang binabantayan ang anak nitong sanggol at para bang wala naman itong nakikitang mali niyang ginagawa. Mukhang pinagkakatiwalaan na siya nito at panay na ang kwento nito ukol sa mga bagay-bagay. Maging ang love story nito at ang asawa nitong lingid sa kaalaman nito, palihim niya ng inaagaw. Panay naman ang puri niya at sinasabing bagay na bagay ang mga ito. Yoli ang pangalan ng anak ni Aling na Bella at Herson naman ang pangalan ng gwapo nitong asawa. Sa tuwing nasa paligid si Yoli at Aling na Bella, hindi naman masyadong dumidikit si Rosanna kay Herson. Alam niya kasing pag-iisipan siya ng masama. Ngunit tuwing hating gabi at alam nilang tulog na ang mga ito, tsaka sila palihim na nakikita sa likod ng bahay kung saan tiyak na walang makakakita sa kanila. Maraming puno ang likuran ng bahay nila Aling na Bella at isa sa mga punong naroon sila palagi nagtatagpo ng palihim ni Herson. Kapwa sila nanabik at ginagamot ang mga init sa katawan. Oo, minahal niya na si Herson. Sa katunayan, wala siyang pakailam kung mahuli man sila. Ipaglalaban niya si Herson sa asawa at sa anak nito. Kaya rin naman niya itong bigyan ng anak at titiyakin niyang mas magiging masaya si Herson sa kanyang piling. Nung gabi ng iyon, naroon siya sa ilalim ng puno at hinihintay si Herson. Malalim na ang gabi at nagtataka siya kung bakit wala pa ang lalaki. Kadalasan, ito ang nauuna sa kanilang tagpuan. Imposible namang gising pa si Yoli ng mga oras na iyon. Napabuntong hininga na lamang si Rosanna at naghintay. Mga kalahating oras pa ang lumipas nang sumulpot si Herson sa kanyang harapan. Kaagad siya nitong dinaluhan, kaya naman kaagad siyang nagtanong kung bakit ito natagalan. Nagulat siya sa naging sagot nito sa kanya. Sinabi lang naman ito na kinalabit ito ng asawa kaya ito'y napasubo. Kung ano ang bagay na iyon ay alam na ni Rosanna. Nasaktan si Rosanna, kaya naman nagawa niyang sampalin si Herson na kaagad naman itong pinagtaka. Bakit mo ginawa yun? Hindi mo ba naisip na masasaktan ako? Asawa ko pa rin siya, Rosanna. Siya ang asawa ko at may karapatan siya sa akin. Kung ano man ang meron tayo, yun ay dahil gusto ko lang. Lalaki lang ako. Kaya sige na, huwag na magalit. Kaya naman, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Rosanna. Agad niya nang hinalikan sa Herson. At doon nga, naganap na naman ang bagay na iyon sa kanila. Talagang hindi na nga mapipigilan si Rosanna. At ilang sandali lang, mabilis nilang narating ang dulo. Alam ni Rosanna na hindi pa roon magtatapos ang lahat sa kanila ni Herson. Kaya naman, nagagalak siya sa mga susunod pang gabi.